Pagka tinawag ko attendance nyo, paki say something para ma ano, masama sa record. Di lang narinig pala, present. Present. Good evening. Opo, opo. Thank you, Preselect. Press Bunny, paki ano ulit para ma ano sa record. Yeah, good evening, Doc. Present. Good evening. And then, Sir Bobby Ocampo. Buhay, here. Magandang buhay. Okay, so we are the PEC committee for next year, and we want to plan as an agenda for this meeting, and the result would be our document to be submitted for the EXECOM on December 20. So meron po tayong sasubmit para sa EXECOM sa November 20, and that involves yung ating mga detailed activities and budget. So yan po yung result ng meeting na to. So okay, since dapat mauna sana si Sir Henry, so wala pa, so proceed tayo sa next agenda. So ang next agenda natin is to be able to modify yung ating parliamentary procedure. Let us brief ourselves. Ano lang to? 10 minutes, 10 to 15 minutes habang inintay natin si ano. This is part of every committee meeting, starting of committee meeting, because we will hold all of this committee meeting with these following rules. Sinimplihan lang natin, modified parliamentary procedure, kasi hindi naman natin magawa lahat yung kinakailangan sa parliamentary procedure. So para maging ano, may legal character yung ating mga decision making and mga pinag-usapan. So hindi lang magiging kwentuhan o istorya ang mga lalabas dito. Ito ay pwedeng maging basehan ng mga plano at ng ating mga isasubmit na legal document. Okay. So ang ating parliamentary procedure na gagamitin ay yung MDAOC or MDAOC. MDAOC rule. MDAOC. So ang ibig sabihin ng M is motion. So kung meron tayong gustong i-propose o gustong i-state o gustong magawang activity, imo-motion po natin yon. Lahat imo-motion. So kasi ang IMDAWAC, meron tayong tinatawag na chair, at kung sino ang nagsasalita, yun ang chair. For example, sabi ni Pres-elect John Trucio is, ako daw yung mag-head ng committee na to. So ako yung chairman. But for every meeting, hindi po ako kinakailangang palaging chairman. So kung sino yung may floor, kung sino yung nagsasalita, yun ang chair. Okay? So yun ang chair. So pwedeng ibigay ng chair sa ibang tao yung chairmanship during the meeting lang. Okay? So yun po yung ano. Kaya mangyayari, palaging isa lang yung nagsasalita. Palaging isa lang nagsasalita. So kung sino yung nasa floor, so yun ang nagsasalita. So palagi tayong mayroong karapatan as a member of committee na mag-make ng motion. Mag-make ng motion. Okay. Letter D. So MDAOC. So letter D na tayo. Discussion. So kung sino yung nag-motion, meron siya, bibigyan natin siya ng time to discuss. Ipaliwanag yung kanyang gustong ipaliwanag para maintindihan ng mga committee members. Nang sa ganon, pagkarating natin sa decision making, malinaw ang ating state of mind na kung tayo ay a-agree sa kanyang motion o hindi. Okay? So, i-discuss niya yun. Then, letter A, amendment. Amendment, ito ay manggagaling sa mga nakikinig. Kung sino yung nag-motion, may nakinig, gusto niyang dagdagan, pwede niyang i-amend yung motion. So, mga additional na ano,
na patungkol sa motion o may papalitan, halimbawa date. May papalitan siyang date o papalitan na target audience o sa mga activity, okay? So yun yung amendment. So sa letter, next letter is O. Objection. So lahat ng attendee, so yeah, quorum, lahat ng nasa quorum ay mayroong karapatang mag-object. At every motion, at any motion, pwede mag-object. Pwede rin mag-object sa amendment. Pero dahil imo-modify natin to para hindi lumabas na para tayong Kongreso o Senado, walang katapusan debatehan, pero dito para matapos, ililimit natin yung amendment sa tatlo, ililimit din natin yung objection sa tatlo para may katapusan ng discussion natin. So may limitation. For every motion, mayroong maximum 3 na amendment at mayroong maximum na 3 objection. So kung may objection kayo, i-summarize na para maging isang objection na lang, hindi na yung napakaraming objection, no? Sunod-sunod. Okay, so para matapos at palaging ang meeting natin magkakaroon ng result. And then ano ang mga mahalaga sa objection? Kasi pagka may isang object, nag-object, ay apektado na lahat ng ano, ang motion na yan. Pag may isang nag-object, anong gagawin niya? Pwede siyang mag-discuss din. Bakit siya nag-object? Anong dahilan? Kasi ang objection, pwede ka lang mag-object. Ayaw ko nito. So, pwede kang i-request na bakit? Ano yung dahilan? Why? So para ma-clarify, baka may mga detalye lang na hindi nagtutugma. Okay, so pwede nating i-object yun. And then, yung letter C, supposed to be carried, pero that is also the part where we vote. So merong nag-motion at may nag-object, darating tayo sa time na magbubutuhan na. Okay? So that is the last part. So since na merong tayong 5 members, ang quorum natin ay 3. Okay? That is 3. And that includes the chairman. Okay? And sa butuhan, hindi kasali ang chairman. Hindi kasali ang chairman. Yung may floor, yung nag-in charge sa meeting, hindi kasali sa butuhan. So, yung chairman ay nangyayari lang ang boto kung may tie. Kung nag-tie yung ano, halimbawa, ang membership natin 5 in the committee. Then nagkaroon ng 2-2 yung score sa voting. So, that is the only case that the chairman will vote. And the vote is not limited to yes or no, pwede rin abstain. So, 3 ang klase ng boto. Pwedeng yes or affirmative, pwedeng negative, and pwedeng abstain. So, yun lang yung ibig sabihin yan. Napakabilis na proseso ng ating parliamentary procedure. At later on, papaliwanag na lang natin yung mga iba pang mga connected rules dyan sa MDAWA principle. Okay, I am calling the presence of Sir Boy Abalos. Sir, good evening. Good evening. Sorry, I'm late. Kabilang ka pa rin sa attendance kasi recorded dito, sir. Recorded dito, sir, para meron tayong electronic minutes. Kasi alam nga naman mag-hire pa tayo ng secretary na magsusulat. Okay? Tama yun. Okay. Thank you. So, okay. Any question about MDAWAC parliamentary procedure? So, yun po ang ating gagamitin sa ating mga meeting para palaging may result na mangyayari. At hindi natin malalampasan yung mga objection. Palaging may time sila, may karapatan sila mag-object at ipapaliwanag nila yun. Okay? So yan lang po ang importante sa isang parliamentary democratic setup. Okay. Now, since wala pa rin si Sir Henry, which is the one who will give us the idea of the projects this year,
We can now start with the our own muna. What our own plan for next year. So let us open the floor for any motion to be our program next year. So take note, our committee is PEC Committee of Metro West. Okay? So pwede tayong magplano ng para sa pangkalatang electrical, pero ang mangyayari po niyan is isasubmit lang natin yung dokumento papunta sa national office and then iaano lang natin, papa-follow up, dahil yun lang ang kakayahan ng ating authority. Wala po tayong kakayahan magano doon. Pagka nagpatawag ang national at isa tayo sa natawag, halimbawa, makakabuto tayo doon. Makakaroon tayo ng voting powers doon sa national. So, hanggang ganun yung natin. So, any motion? The floor is open for any motion to be our activity. Our agenda right now is the activity planning. Okay, any? Okay, the hand of Sir Bobby. Sir Chairman, ang suggestion ko, bagamat meron ng set na dapat gawin na sinuggest ni President-elect John Registrosio na gagawin yung interpretation sa Philippine Electrical Code. Nakikita ko po, Mr. Chairman, na it would be better na gumawa talaga ng isang comprehensive plan in relation to the mission and vision of our association para lahat ng gagawin natin naka-relate dun sa vision, mission, at saka values na institute. So sa ngayon, isa parang yun ang narinig ko based dun sa nagawa na last year. Bagamat isa yun sa mga pwede natin gawin, yung gumawa ng illustrative guide to the Philippine Electrical Code. Nakikita ko na thinking outside of the box, we need to really create a comprehensive strategic plan in accordance dun sa mission and vision of the institute in relation to this Philippine Electrical Code Committee. Kasi pag pinagbotohan ito, ang nakikita ko kasi procedure, Mr. Chairman, is dadaan tayo sa committee at yung committee ang magdi-decide bago pa hindi na actually pumupunta sa board pagka sa Philippine Electrical Code. Yung decision ng Philippine Electrical Code when I was a member before, sila lang ang nagdi-decide tapos tinatapos lang nila, pinapaprubahan sa board bago dinadala sa sa Board of Electrical Engineering, yung board ng IIEE. So, ibig sabihin, hindi masyadong, hindi ko alam kung may say ba talaga ang mga Board of Governors, including regional governors sa botohan. Dahil sa experience ko, parating lahat ng ginawa naming revision, wala namang nakailam sa member ng board, including din Vice President for Technical Committee. Hindi naman umaattend ng meeting namin. So, ginagawa lang yung draft. Then, after the draft, sinasubmit na sa board. And hindi ko alam kung may bagong procedure sa IIEE o ganun pa rin ang mangyayari na yung committee ng IIEE sa PEC ang siyang magde-decide. So, gusto ko lang maklarify yun. Pero ang unang motion ko is, kasi wala tayong time kung gagawa tayong comprehensive plan for Philippine Electrical Code kung isasubmit na natin ito sa 20. Wala namang reason para hindi natin gawin yung comprehensive plan after nung 20. At part siguro ng motion natin is i-include natin doon sa plan na gagawa tayo ng comprehensive plan para makita natin talaga yung strategic plan for Philippine Electrical Code. That would include feedback from the members, feedback from yung plan that is attuned and in line
parallel to the mission and vision of our institute para lahat ng gagawin natin naka-align. Otherwise, parang nag-iisip lang tayo ng activity para masabi nating may activity tayo. So, sa akin pa na na, Mr. Chairman, nakikita ko na dapat ang lahat ng activity ay naka-align dun sa mission and vision ng institute para lahat ng gagawin natin, eh, may hit natin kung saan natin talaga gusto pumunta. Na ang sinag-set naman ng mission and vision ay mga officers ng IIE. Hila, Mr. Chairman. Thank you. Okay. I think what you really want is gumawa ng illustrative guide. No? Illustrative. Mr. Chairman, sa last meeting natin, sinabi ni Sir John na yun ang instruction from IIEE na makagawa ng illustrative guide. Maganda naman yun. Pero marami kaya, pa kasi siya. Iaada pa rin natin sa committee natin. Iaada pa rin natin. So, as a motion, illustrative guide, and mayroon naman 1 year na according to your motion is later on, it could be improved or there are addition to be comprehensive. So, meaning to say, let us start somewhere. Saan tayo mag-start? Ano ba yung naano natin last week? Chapter 2 and chapter 9 ba yon? Last week? Chapter 2 and chapter 9, Mr. Chair. Okay, so chapter 2 and chapter 9 muna. So yan naman ang naka-assign to us. So let us start with chapter 2. Then after that, let us go to the next chapter or chapter 9. Is that okay? Do you have additional discussion? Sir Bobby? Mr. Chairman. Okay. The floor is yours, Sir Boy Abalos. Bali, Mr. Chairman, ang pinaka I suggest siguro kung kasi medyo kaka-president siguro tayo ng time, why not nakun din natin yung ginawa dati na I think na parang ganda ng chapter na binigay sa atin para doon mas mabilis natin ma aayos yun para so far kung anong chapter na nagawa doon, anong section na tayo doon. At sana may guide tayo, makuha natin yung nagawa nila noon para makita rin natin, mabigyan natin ng copy ng bawat isa sa committee natin para doon tayo magano kasi bawat isa sa atin pag-aralan na natin yung binigay na gawa dati tapos i-input natin yung na pag ano natin na nasa isip natin then pag nasa ano tayo ngayon nagmi-meeting na tayo i-discuss natin yun para mas mabilis tayo ng konti makakausod tayo. Tama po that is a clarification because that is the reason why we are waiting for Sir Henry. Kasi siya nakakaalam at siya ang chairman this year. So, manggaling sa kanya para hindi masayang yung mga dati nang natrabaho. Ano na lang natin. Tingnan na lang natin kung ano pa maidadagdag. And then, for the next meeting, malalaman natin kung ano pa yung dadagdag natin. Imomotion na naman natin yon kung meron tayong re-revise o hindi na, kung yun na rin. So, maiaano na natin next meeting. So, the important thing here is the main motion na ituloy natin itong illustrative guide. Okay, for the information la of the body, yun namang mga actually, tayong lahat na electrical engineers, merong karapatan to interpret electrical engineering law. Lahat tayo, maski isa sa atin, hindi kinakailangan pare-pareho tayo ng interpretation. Hindi kinakailangan. Pareho lang yan sa abogado. Magkakaiba sila ang interpretation. And pagka nagkaroon ng tulad nito, mayroong anti-terrorism bill. Ay lahat ng abogado magkakaiba ng interpretation. Ganon din tayo. Sa lahat ng ano. Kaya hindi ito gaanong critical itong illustrative guide. Kasi nga, kahit sino electrical engineer pwedeng mag-interpret nito. Ang ano nito, pagka nagkaroon na ng legal question, kasi kung hindi mo ito kukwestiyonin sa korte, ay hindi magde-decide ang Supreme Court.
nag-decide na ang Supreme Court na kung ano yung mga provision na hindi dapat at dapat sa anti-terrorism bill. Ganon din po tayo sa electrical. Ang tumatayong Supreme Court natin para bang yung Board of Electrical Engineer. Habang walang kaso na isinasampa sa Board of Electrical Engineer, ay meron tayong karapatan na mag-interpret ng code na yan at our own authority kasi license tayo. So ganun po yan. So that is information I asked from a lawyer. So ganun sila sa law. Iba-iba yung kanilang interpretation. Pero pagka nagsabi na ang Supreme Court, sinusunod nila. Pero sa ngayon, walang mga decision ang ating Board of Electrical tungkol dyan. Kaya ang ginagawa natin is to create what? Illustrative guide. Later on, isasubmit natin sa national IIEE and then yung national IIEE later on, i-recommend sa Board of Electrical to adopt and promulgate. Pagka na-adopt ng IIEE board o i-promulgate nila, saka pa lang yan magiging binding. As of now, lahat tayo pwede magkaroon ng kanya-kanyang interpretation sa code. Yan na po. Okay. Meron kang amendment, Sir Bobby? Sir, yung Mr. Chairman, yung interpretation sa code kasi, importanteng hindi tayo magkakaiba ng interpretation kasi safety yun eh. Standard ang code, hindi batas, pero ini-implement para masunod ang minimum requirements on safety. So part talaga ng dapat natin gawin is magkaroon ng official interpretation dahil mahirap sabihin ng isang electrical engineer na ito interpretation ko kaya tama yan. Ang nakalagay sa Philippine Electrical Code, yung authority having jurisdiction, would have the initial interpretation kung ano yung pwede at hindi pwede. And as a matter of fact, sa code nakalagay din ng authority having jurisdiction can set up a higher standard other than what is specified in the code. So generally, ang nakakapagsabi ng interpretation is yung mga nasa City Hall. Sila ang authority having jurisdiction. Kahit gusto ko na yan ang interpretation, pagkaayaw ng authority having jurisdiction, wala tayong magagawa. Unless isasubmit yan sa una sa committee, yun ang procedure. Isasubmit sa PEC committee ng IIEE. Then yung committee ng IIEE magsasuggest sa board para ma-promulgate. So ang suggestion ko para meron talagang individual per code reference ng article na magkaroon ng official interpretation is to create yung tinatawag nating request for clarification. So kung bawat article meron tayong mga questions, siguro kung hindi kayang sagutin ng committee, tayo na rin ang sasagot pansamantagal. Kung i-adapt nila yung tanong at yung sagot sa bawat statement, phrases, word na nakalagay sa code, magkakaroon ngayon ng official interpretation per article of the code. So ibig sabihin, pag nabasa ito, halimbawa, bakit essentially safe? Bakit hindi completely safe? Kasi hindi sigurado. Pwedeng gano'n ang nakikita kong procedure dun sa Sir Bobby, gusto natin Sir Bobby, illustrative guide. Explanation na lang yun eh. Sa iyong mag-focus tayo sa iyong motion na illustrative guide. Kasi sinasabi mo na hindi binding eh. Maski magkasundo tayo dito, maski magkasundo sa IIEE National, hindi yan binding. Maski ang illustrative guide na gagawin natin hindi sunodin, ay wala tayong magagawa dahil hindi natin kayang i-enforce. That is the, although I agree na safety is number one concern, pero kung safety is number one concern, sino magpapatupad at anong basihan? Hindi binding eh. So sa atin, ilimit na lang natin yung ating committee sa Metro West activity. Objective natin is illustrative guide. So let us focus on illustrative guide. So yung usapin na yan is pag
maahabala ang debate. Ang debate na yan ay magkakaroon ng linaw pagka mayroong isang tao na ng kaso sa Board of Electrical. Kasi yung Board of Electrical ang mag-decide. So hanggang sa ngayon, opinion lang yan. Maski na sabihin natin magkaroon tayo ng mga ganyang illustrative guide, wala mag-i-enforce eh. Even yung Board of Electrical, may kapangyarihan sila as if sila yung Supreme Court ng mga electrical engineer. Pero sinong nag-i-enforce? Wala. Maski hindi sundin ng municipal engineer yung sinasabi sa PEC, nangyayari. Kasi mas enforceable yung sa munisipyo. So, kaya ilimit natin kasi yung ano na yan, ang kailangan lang naman natin dito sa committee, activity. So, kung meron tayong activity at ipapakita ng mga dokumento, may papeles tayo, isasubmit. Eh, sa atin, follow up natin ng follow up. Ipapollow up natin ng follow up. And we can always make this debate against them, not dito sa committee. Kasi hindi tayo makakabuo ng result dito. We want to have a result in this committee. So, doon natin yan. Doon natin yan na babanggitin sa mga iba nating member by means of what? Explanation, yan yung sinasabi kong mag-ano tayo ng napakaraming webinar o seminar na ipaliwanag sa mga members at even sa community, paliwanag yung mga bagay na yan para mas ma-distribute yung knowledge. Kasi kung napaka-importante nga ng safety, wala namang nag-i-enforce. So walang ano. So ang basehan natin is yung batas pa rin. Mr. Chairman. Nagtataas ng kamay pala si Press Bunny. Yeah, okay. Thank you, Mr. Chair. By the way, just to provide you background this committee ko. The direction of this actually for the chapter level. Malakas po ba ako? Mahina? Okay lang po ba? Okay lang. Ang objective po nito, okay, that's why the PEC committee on the national level, nag-select po sila ng mga chapters to interpret yung nilalaman ng PEC 2017 natin. Okay? Ngayon, yung real objective of this committee on the chapter level, we will not change really the contents of that PEC 2017. Rather, every article, we will create an illustration na ito yung sinasabi ng article XXX, tapatan mo ng drawing o sketch. So, dalawa yung papakita natin. Meron yung nakikita sa site, and then ito yung interpretation ng committee na ito ay nakuha natin sa papers. Take note ha, nung first wave of this illustration kasi, anong nangyari? Na kinuha lang sa NEC. Okay? NEC yung kinuha, the reference para ma-illustrate yung article na yon. So sa atin, we will localize it. Anong nakikita natin sa field? That's why the committee should select as well yung mga may practice na. Ibig sabihin, finished projects, low voltage lang po ito, nakita nila, ito yung illustration, pipicturan, and then maggagawa si committee na ito talaga yung sketch mo. Merong picture, may sketch ka. Then that would be the time na nagawa na natin lahat, every article of that chapter 2, chapter 9. Okay? So pag natapos po yun, we will call the membership to show the accomplishment of this committee. Okay? And then that will be the part na ni committee head na i-endorse na ngayon sa national. IIEE National o PEC committee, these are the accomplishments of the chapter as aligned dun sa mismong objective na to interpret every article of every chapter of that PEC 2017. Yun lang po yun. We cannot go beyond to that muna. Kasi yung pinag-uusapan po natin sa ngayon, the way I see it, we are beyond dun sa mismong real objective of this committee. We are not the one who create something beyond that PEC contents itself. Kasi
chapter level po tayo eh. The national level will be the one to push that one. Okay, so if you remember, yung ginawa ni Engineer Marabulas, the late Engineer Marabulas, ganun po yung way natin to interpret. Every article, meron kang actual, meron kang interpretation na drawing, and then yun na yun, maging reference natin. So yun lang po, Mr. Chair. Just for the record and just for your digest the objective. Parang yung sa NEC. Pagka NEC code, talagang yung mga batas lang and articles. Pero merong NEC handbook, naroon doon yung mga explanation. So, yes. Itong NEC, parang pwede naman tayo mag-pattern doon para magka-adapt din tayo ng ganun. Kasi ang ginagamit nung, I know for a fact, ang ginagamit ng mga master electrician natin ay yung NEC drawing, mga ano, doon sila nagre-review. So, tama-tama, meron pala tayong go signal from national, may assignment tayo na ganitong chapter. So, unahin na muna natin. And, of course, yan yung ating motion number one, yung illustrative guide. Okay, any amendment? Any amendment to that? So, ang current motion is illustrative guide. In-amend muna natin ng start with chapter 2, then later chapter 9, and then later kung meron pang i-assign sa atin later on. So pwede pang pag-usapan later on ng committee. So ganun yung current motion ngayon. Okay, any objection? Any objection to that motion? Any objection? Sir Robert, Sir Bobby. Mr. Chairman, ang sinasabi ko lang is kailangan ma-clarify natin regarding the safety ng Philippine Electrical Code. Bagamat ang gusto natin gawin ngayon ay gumawa lang ng interpretation to the code. Hindi totoo na ang pwedeng mag-suggest ng revision lang ng code ay member ng committee ng code. Nakalagay mismo sa Philippine Electrical Code. Sir Bobby. Patapusin mo ako, sir. Yung motion muna. Kasi ang sinasabi ko sa motion mo. I-open natin yung floor again for the next motion. So, ang motion mo lang dito is illustrative guide. Ang sinasabi kasi sir na motion una is nililimit natin dahil yun lang ang inassign sa atin. Na yun lang ang gagawin natin. Hindi naman maganda na kung ano lang i-assign sa iyo. Thinking outside of the box kung ano yung makakaganda sa PEC. Emotion one dapat natin yun. Ang gawin natin. So i-open natin so, yung motion to mo. Una sir, nag-motion na tayo, di ba? Na so ang motion one mo lang muna ay yung ano kasi ma-out of order. Sir, sandali yan, sir. Doon sa motion, sir, na illustrative guide, ang isang motion ko doon, sir, is gumawa ng request for clarification ng mga questions. Kasi yung interpretation so, natin... Paghiwalay natin ang motion niyan, sir. Sir Bobby, paghiwalay natin kasi pwede namang ito kasing pag-request ng clarification is pwedeng hindi lang naman sa chapter 2 o hindi lang naman sa PEC technical. So marami ganito, naman sir, tayo. Ganito, Mr. Chairman. Mag-motion na lang tayo ng iba dyan. So, sir, ganito sir. Yung interpretation sa code. Out of order, sir. Out of order. Kasi, paano magiging out of order? Di mo pa ako pinapatapos, Mr. Chairman. Out of order. Kasi ang kailangan lang natin pag-usapan ngayon ng motion. Patapusin mo muna ako ng explanation mo, Mr. Chairman, para maintindihan. I-explain ko lang muna yung point ko para maintindihan. No need po magiging out of order, sir. Our current status is the floor is open for objection. Are you making an objection? Amendment, Mr. Chairman. Mr. Chairman, amendment. Ang sinasabi okay, natin... Let's go back to amendment. Okay. Ganito, amendment number Chairman. One. Okay. Mr. Chairman, ganito. Para malalaman natin kung ano ang tamang interpretation, ang procedure na nakikita ko is tanungin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat code. Hindi dahil meron lang gumawa
kukunin natin ng picture. Eh, yun na ilalagay natin. Motion, motion. Okay. Sir, patapusin mo muna ako. Patapusin niyo muna ako, sir. Mr. Chairman. Kung gusto niyo, magbotohan tayo. Okay lang naman matalo. Hindi, hindi, hindi. Explain ko lang, sir. Pakiano mo na brief yung ano mo. Anong objection, anong amendment mo doon? Anong amendment? Ang amendment mo, sir, kailangan kasama sa interpretation ng code yung mga questions para maintindihan natin ang bawat article ng code. At yung bawat article ng questions na yon, yun yung magiging part ng request for clarification na aaprobahan ng committee na aaprobahan ngayon ng board. Kasama doon sa interpretation ng ito code. Kasing, ito kasi inaano mo kanina is illustrative guide. Ang illustrative guide, ang target nito is yung ating mga members. Pero yung request for clarification, ang target nito is yung upper, higher yung national, parties. Yung national, oh. Yung national ang target nito. Magkaiba ang target eh. Magkaiba ang yun eh. Ang target natin ang illustrative. Kaya tayo gagawa ng illustrative ay para sa ating membership. Naintindihan ko po yun, okay. Sir. Naintindihan ko po yun, sir. So, hindi yan pwedeng i-amend rito kasi nga, iba yung target audience nito. So, iba wala nga, sir, i-amend. Emotion mo na lang yan na iba kasi ang illustrative guide ay para sa ating general membership, particularly local member ng ating Metro West. Ay ang wala sir pagkakaiba, wala sir pagkakaiba. Ang letter mo is hindi papunta sa member. Papunta sa national and papunta even more sa board, papunta sa board. So, i-recommend natin 'yan. That is only a letter. Ang form lang niya, hindi natin kinakailangan mag-submit sa national o sa board ng per article na i-clarify. I-clarify ang per article. They have a copy. They have the copy. Magagawa tayo ng... So, ang kailangan lang natin yan, one piece of letter to clarify specifically. Let's start from, for example, anong gusto mong article na i-start, na i-clarify. Legal paper lang yan. Hindi yan illustrative guide. Okay, so ang illustrative guide ay kailangan nating unahin. Bakit kailangan nating unahin? Para later on, pagka may letter ka ng clarification, eh merong kang i-attach. So, sasabihin natin sa letter, as we shown on our illustrative guide, as attached herein. Okay? So, kasi kung ilalagay natin sa letter ang buong illustrative guide, ay napakakapal niyan. At ang direksyon niyan ay papunta sa national at hindi papunta sa membership. Kaya ko sinasabi na magkaiba yung ano. So kung gusto mo, i-ano na lang yan. Unahin natin illustrative guide muna. Then hindi naman natin ino-object yung motion mo na yan. Inaano lang natin, sineseparate. No? Sineseparate. So Mr. pwede Chair. Mo namang i-ano yan. Okay? Mr. Chair. Okay, Sir Boy Abalos. Bali ang gawin siguro natin to make the story short o to make the discussion ano talagang i-align natin. Gawin natin yung chapter 2 at saka 9. Yun nga yung chapter 2. Isa-isahin natin, sabi nga ni President Bani, dapat meron tayong illustrative na ganito sa job site o kaya doon sa ano sa per interpretation natin doon sa section. Siyempre tayo sa construction, siyempre ikaw ang tagal mo na sa construction. Ako tagal ko na rin, almost 29 years na ako sa construction. So, we can give ano nangyayari sa construction. So, yun ang sinasabi ni President Bani. Doon muna tayo sa club label. Pagkatapos natin yan, Chairman's prerogative to clarify. Oh. Clarify ko lang. Ito bang mga sinasabi nyo ay illustrative guide para sa members o illustrative guide na itatanong natin inquiry sa national and then sa hindi sa atin can I answer yan, that Mr. Okay, Bugoy okay 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 yun lang clarify ko lang para alam natin kung ano yung bubutuhan natin tuloy ko sa akin okay but oh Mr. Chairman ang ibig ko sabihin sabi nga ni President Bani i-ano natin bawat section halimbawa bawat article chapter 2 Article 1, tingnan natin, i-interpret natin base doon sa nakasulat, tapos versus doon sa actual na doon sa job site. Yun ang ano natin.
doon tayo mag-tackle. Magkasundo tayo doon. Kung magkaroon yes, tayo ng time na maubos natin yung chapter 2 at saka chapter 9, pwede naman tayo mag-discuss o ng ibang chapter para mayroon tayong nagagawa. Kasi yung sinasabi naman ni Sir Robert, eh okay naman yun. Kaya lang, sana doon muna tayo mag-tackle sa chapter natin. Sa chapter level muna. Huwag muna tayong pumunta doon sa national level o kaya sa i-questionin natin yung BEE at saka yung national level muna tayo sa atin muna, sa committee muna natin. Kung may nagawa na tayo, okay na yun. Bali, pwede na natin i-open sa sa Metro West natin o kung sa atin lahat. Yun lang naman ang masasabi ko dyan eh. Yeah, Mr. Chair, Dr. AP. Okay. May recognize, sir. Oh. Actually, you are recognized. Thank you, Chairman. Yes, yun po yung objective. Hindi tayo mag-illustrate o hindi tayo gagawa ng something na kwe-questionin yung nilalaman ng chapter o yung mismong article na nasa chapter. Yung sinasabi po natin dito, yung objective po natin na in-advise o binigay ni National, we will make an illustration every article. Why? Diba sinasabi ni Engineer Bobby na safety? Kasi marami yung mga nag-interpret dun sa nilalaman ng article na hindi po naaayon best practices. That's why, Mr. Chair, ang kailangan natin po talaga dito as member ay mga nagpa-practice sa construction. Why? Again, they need to balance it based on what they are practicing versus dun sa nakasulat. And being as the chairman of this committee and the members, pag-uusapan which of which, babalensin po natin. Hindi po tayo yung direction natin dito ay questionin yung nilalaman ng PEC na nakasulat. Hindi tayo yon. Chapter level po tayo. We will illustrate every article with the purpose that we will distribute this to the members, okay, especially doon na sa construction, na this is the way how the article is telling to this code. Ganun po yung direction, Mr. Chair. Just for your information, it's my 3 years already here and then that's really the direction. Unfortunately, this year, hindi lang nag-materialize, okay, because yung national, hindi siya naging active due to pandemic. So yung last part of this activity, Mr. Chair, actually is just like a Bible study. To ask the members itself, ito yung naging direction na with the committee chair, si Engineer Henry Binaraw. Now we will ask the practicing engineers, okay, na in-execute yung sinasabi nilang article, okay, and then papakinggan niya anong illustration niya o ano yung intindi niya dun sa article na yon. And then, being as the chairman, 1, 2, 3, kung dalawa yung magkasundo, siyempre galing sa practitioner, di ba? Yun ang i-consider na ngayon as reference to create an illustration for that. Yun. Wala tayong hindi natin babaguhin yung nilalaman niya. Yung sinasabi ni Engineer Bobby na there should be a lot of questioning for that article. Hindi po yun yung direction, certainly. We're not questioning the contents of every article therein. We will just push the direction, every article illustrate it, but that illustration should not only be coming from the mother of this PEC, wherein this NEC. That's why we encourage you, Mr. Chair, to get a member coming from the design at the same time the one who is executing the code, meaning the construction. Yun po yun. Hindi tayo pwedeng base lang sa nilalaman yan. Yun po yung objective, Mr. Chair. Babalansin po natin the designer, the executioner, and at the same time, yung nasa academ na mas marunong siya to interpret it. Yun po yun. Yun po yung maging basis natin to come up na maggagawa na tayo ng illustration because that's the objective, the safety itself. We will share this to the membership through national, certainly. Hindi na, pag natapos po natin yung chapter 2 and chapter 9, Mr. Chair, forward sa national. And the national will be the one to distribute it. Hindi tayo magdi-distribute pa. Okay, yun po yung chapter 11, Mr. Chair. Thank you.
Okay, let us recognize. Thank you, Mr. Chair. In addition to ipahuli kita, Sir Bobby, kasi mag-rebut ka sa mga sinabi. Sir, Pres-elect dyan. Yes, thank you, Mr. Chair. In addition to what Pres Bani mentioned, yes, the real objective is to illustrate this so that the members na sa field, they will have at least an illustrative guide. Now, in the course of evaluation ng Chapter 2 and Chapter 9, which is na-assign sa atin, I'm pretty sure there will be clarifications. Now, in the clarification na ibabalanse natin yung what's written and what is really happening out there in the field, I think doon papasok yung motion ni Sir Bobby for request to clarify. Kasi kung lahat ng article i-request to clarify natin, hindi naman natin scope. Hindi natin magagawa yon for just a year. So in just the course of reviewing our own chapters, like Chapter 2 and Chapter 9, kung merong request to clarify, gawa ng proseso ng PEC committee para meron tayong may sasabit as an attachment to the national na ito yung mga clarificatory items natin. Ayun lang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Okay. Napakinggan mo naman, Sir Bobby, yung mga reaction. So you have the floor. Mr. Chairman, ang sinasabi ko lang na clarification is not to question yung PEC. Ang clarification, ang ibig sabihin ng clarification is to ask question para mas lalo nating maintindihan yung code in relation to its interpretation. Mahirap din, Mr. Chairman, dahil sa interface. Ilang taon ba ako sa interface? Yung mga 6 na taon. Kay Mr. Mendoza na construction company. Na hindi basta natin pwedeng sabihin na kung ano ang ginagawa sa construction. Yun ang magiging interpretation natin sa code. Dahil totally different at maraming ginagawa sa construction na totally not in accordance with the code. Pero dahil gustong magpalusot at mapamura ang situation, yun ang ginagawa. So ang gusto natin interpretation is yung talagang actual intent of the code. At sabi nga ni Sir John, isasubmit natin itong interpretation. Yung tanong mo kanina, Mr. Chairman, isasubmit ba natin yung interpretation bago natin i-distribute sa mga members? Of course, dapat. Kasi otherwise, baka magbigay tayo ng interpretation na dahil yan lang ang ginagawa sa site, magkaroon ng perception ang members na tama yan. Dati nasa interface ako, hindi pa ako member ng PEC code. Madami kami ginagawa doon nung nakita ko sa PEC. Mali. Kaya hindi natin basta pwede sabihin na kung ano yung ginagawa natin sa site. At dahil yun ang experience natin at wala namang nangyayari so far, yun ang gagawin natin. Hindi ganun ang code. Kailangan ang interpretation natin in accordance doon mismo sa intent ng code sa pagkakasulat niya. Maraming palusot sa construction para makatipid. Siyempre, para mas malaki kita ng contractor. Naiintindihan ko yan. Pero ang sabi ko nga, Mr. Chairman, ang gawin natin is gumawa tayo ng interpretation bagamat ini-implement yan sa site, paaprubahan natin yan bago natin i-distribute sa member. And part nun, sinabi ko nga, at least naiintindihan ni Sir John Reggie, is magkaroon tayo ng mga questions Sir Bobby. Properly. Sir Bobby, pagka sinabi mong paaprubahan, sino yung tinutukoy mong mag-aaproba? Sa system na nakalagay sa code, based sa procedure, yung committee ang mag-a-approve. Yung committee na in-appoint ng IIEE sa board, siya ang mag-a-approve ng illustration natin. Tapos, so, sa kanila natin, isasubmit. Isasubmit natin doon. Dapat isubmit natin. Otherwise, magkakaroon ng kaguluhan. Unsafe na basta ginagawa lang natin sa construction. May, clarify ko lang yung iyong motion. So, ang iyong motion is... Yun yun, sir. So, ang amendment mo is, hindi yung request for clarification ng kada article o section, but yung kanilang approval. Magiging part din yun. Illustrative guide. As we go along, makikita natin, Mr. Chairman, na magiging part lang yon. Hindi to question na babaguhin.
I-question to properly interpret yung code para yung drawing na illustration na gagawin natin eh in accordance with the code. Kasi inaral yan, may mga pag nakita niyo yung request for request on proposals pagka binabago ang code, makikita niyo talaga kung paiksi na lang natin. Yung gusto mong sabihin, meron muna tayong illustrative guide. Draft. Natin yun, sir. Draft. Oh, yeah. Draft, yes, then isasubmit natin. Then hintayin natin approval. Yun ang gusto mong sabihin ng inquiry. Okay. So, taken. Mr. Chairman. As amendment 1. So, we have amendment 2 from, ano, okay. And now, you have the floor, Sir Boy Abalos. Bali yung sinasabi ni Sir Robert, okay naman yon. Pero ang sabi nga ni President Bani, sa club level nga muna tayo. Aralin muna natin assignment natin, di ba? Kung sa halimbawa chapter 2, section article 1 o section 2 mga ganun, di ba? Halimbawa. Aralin natin kung anong ibig sabihin noon, tapos pagkasunduan natin, i-apply natin yung experience natin sa construction. Di tapos nakakuha tayo ng isang summary, okay na yun, number 1, alam, section 2. Balik tayo section 2 naman tayo. Article ulit, basahin natin kung anong sinasabi, interpret natin isa-isa kung anong pagkakaintindi natin, then i-apply natin yung sa job site na hindi naman sinasabi na lahat ng ginagawa sa job site tama dahil siyempre yung mga fly-by net, ika nga, o hindi natin masabi rin yung mga gustong kumita na dumidiretso ng binabago yung mga specification o kung anong ginagawa, hindi rin natin pwede apply yun. Kasi siyempre tayo, kaya tayo nandito sa tayo mag-ano ng Philippine Electrical Code dahil alam natin may experience tayo. Yun lang naman ang objective natin eh. Sa club level, aralin natin bawat seksyon, pagdebatehan natin, yun na yun eh. Bali, supporting discussion yan sa amendment ni Sir President Bani. Yun lang naman ang ano natin eh. Clarification ko lang kay Pres-elect Jan. Separate ba yung amendment mo, Sir Pres-elect Jan? Hindi po. Kapareho lang motion, kay Pres Bani. Kapareho lang. Yes, it's in the same motion. I-include lang doon sa proseso na kapag nakabundol tayo ng clarificatory in the course of reviewing, saka na lang natin for clarification. Yes. Okay. So parang mangyayari mag-release tayo o afterwards na maraming pag-uusap at pag-check ng ating illustrative guide pwede nating ipaano sa membership, then pagka may question sakalang i-ask sa, so medyo magkaiba nga, so that is amendment different from amendment of Sir Bobby. So okay so any, so we have two amendments, huh? We have two amendments for that motion. Any other amendments? May amendment ka pa, Sir Bobby? Sir, I'm raising my hand, Mr. Chair. Okay. Sino 'yon? Press Bunny, Mr. Chair. Ah, okay. You are recognized, Press Bunny. Thank you, Mr. Chair. Just for the clarification from the input of our Engineer Bobby regarding the one that from the construction itself, there's a lot of uncertainties or improper way of executing it. That's why I'm telling earlier that we are inviting those construction companies or individual yung nagpo-follow ng tama based from the code. I'm not saying also na hindi po what do you call this, hindi naman lahat ay hindi nila pina-follow yung PEC. Kaya nga sinortain ko po ang maging direction, illustrate based from what we are seeing, based from the three areas, perhaps academe, number two, construction itself, and designer. And then we as committee, once na nakita natin na majority ay ito yung naging interpretation, that will be the one that we will capture
Okay? Yan yung part ng report natin na i-release natin going to the national level. So, for the clarification, Mr. Chair, it's not an object or something else. Clarification lang po yan. Thank you. Okay. So, isang amendment. Mr. Chairman, motion na po. Amendment na rin yun. Sa amendment. Mr. Motion, imo-motion ko na, sir. I move okay that this committee will create an illustrative guide. Okay. And submit each article to the National Committee in IIEE for PEC for approval before we will release it to the members as the official illustrative guide for the Philippine Electrical Code. Okay. So, for chapter 2 and 9 only as mandated. For chapter 2 and 9 only. 2 and 9. Okay, so okay, I will read all the motion and amendment so that we can go to the voting. So on one hand, we have an illustrative guide to that will involve inquiry and approval from national. So after ma-submit natin, after ginawa natin, submit, need approval before we can distribute to our membership. Okay. The next amendment, the number 2, is we can vote for each of these amendment. No? We can vote for each of these. Which one would you like to adopt? Okay. The second one is for the creation of at tayo din chapter mag-encourage inputs from design, construction, and academe so that we can tackle chapter level inquiry on illustrative guide. And later on, pagka mayroong instant na nagkaroon ng question, saka lang natin i-request for interpretation. So yung request for interpretation ay mangyari after may ma-encounter na instant of uncertainty or doubt, kung may doubt sa application ng guide. Okay? So ganun yung dalawa nating amendment. Okay, let's go to our voting. Okay, hindi ako kasali sa voting, so kayo lang apat yung buboto. So those who are in favor of motion and amendment set forth by Sir Bobby, yung motion po, hindi po si Sir Bobby ang binubutuhan, yung motion lang po, yung motion and amendment na kinakailangan ay i-submit sa authority ng IIEE at ng board and ask for approval. So yun yung kanyang amendment. Bago po i-distribute guide sa member. Ha? Bago i-distribute sa member. So yun yung requirement. Okay? Mr. Chair, that item 1 is really coming from the committee members only, the illustration, right? And then item 2 is the illustration will be coming from the practicing professionals like academe, construction, and designers. Is that right, Mr. Chair? Pareho naman, sir, Mr. Chairman. Yung amendment from Sir Bobby is just yung we need almost the same but we need the necessary approval before we distribute. Yun yung important key. Yeah, Mr. Chair. It's the same objective. Pareho lang. The same objective really to get an approval. But what I mean, okay, illustrations. Yung paggather ng illustrative guide finalization. Yeah. So
Yes, doctor. Yung amendment 2 is mangyayari coming from construction, design, and academe. So yung amendment 2. Yes, Mr. Chair. So, yeah, exactly. So, yung, so item 1 is coming. Agree, sir. Item 1, amendment 1 is galing lang sa atin, sa committee natin. Okay? Okay, Mr. Chair. And then item 2 is coming from the different practicing. Yes, that is the, ano. So, okay. therefore, yung item 2, kailangan din pala ng approval muna bago i-distribute sa membership. Exactly, Mr. Chair. So, pareho lang. So, yung ano lang. So, yung gathering of information lang and finalization of the submittable form. Yung yes, iba. Chair. Okay. Okay, yes, those who are in favor of the first amendment. Pareho lang, Mr. Chairman, eh, dahil yung sinabi ni President Joby kanina, eh, isasubmit din sa IIEE bago i-distribute. Ayong yung pareho lang ng yung motion. Sino yung gagawa ng finalization ng illustrative guide? May contribution ng construction industry, design, and academe. Pwede natin yan, Mr. Chairman, na after makuha yung draft na gagawin natin, eh pakomente natin sa members for additional illustration, additional interpretation. Yes. Tapos, i-decide natin sa committee kung acceptable, then tsaka natin i-submit. Yes. Bukod sa sinasabi ni Sir Joby na mag-invite tayo ng consultant, eh members din natin yun eh. Mag-invite tayo ng contractor, electrician, kung ano experience nila, then i-incorporate natin per article, i-submit natin, tapos i-monitor natin per article yung approval ng board. Tapos doon tayo mag-follow up. Okay. Pero so parehos lang pareho yung lang. Amendment 1 and 2, but ang nagkaiba is, gagawa na muna tayo, then ipapakomment sa mga membership. So among which, meron din naman silang from academe, from design, from construction. Yun yung amendment 1. Pero yung sa amendment 2 is kukuha muna tayo ng mga opinion bago gumawa ng ano. Ganun ba? No, Mr. Chair. Sorry for that. You have the floor. What I mean, Mr. Chair, the item 1 is really coming from the committee itself, right? The way I see it for now, the committee composed of there's a construction boy here, Mr. Boy Abalos. I cannot see some designers here. Perhaps on the academe, certainly you are there, Dr. AP, no? That's why I have further clarification on that item 1 and item 2. Because if it's only coming from the committee, it's not the same with item 2, wherein the item 2 should be composed of those, again, from academe, from construction, and designers/consultants. Okay, if the components of this committee have this already, then you can dissolve item 2. It's the same already, but again, the committee yung here, yung process lang ang naiba, Press Bunny. The process is different because dito sa item 1, so amendment 1 is create muna tayo ng illustrative guide with reference to the previous illustrative guide, and then we let our membership, which come from different sectors of profession sa design, sa construction, and academe, to comment. So meron na tayong isa sa ipapakita sa ano po comment. But yung isa, amendment 2 is yung mismong mga construction, design, and academe professional ang magko-collect ng mga explanation ng illustrative guide. Magbibigay po sila ng of course with reference din sa previous na nagawa na para hindi naman masayang yung mga nagawa. So yung proseso lang nagka-interchange yung ano. So tingnan natin ngayon sa butuhan kung alin ba ang mas mabilis na mangyayari. Sa actual kasi we only have 1 year. Alin kaya ang mas mabilis? Yung pak magawa na muna tayo ng parang trial or draft according to the word of Bobby Ocampo, draft, then pakomente natin, or yung mga
professionals ang kukunan natin ng draft. So alin kaya mas ano? So let us go to voting. Mr. Chairman, sino yung sino mag Okay. You can have the floor. Di ang sinasabi mo kasi yung sinasabi ni Sir Bobby, yung sinasabi mo, ang pagkakaintindi ko sabi niya, ipapacheck niya agad niya sa national. Ipapacheck niya agad yung gawa natin sa national. Dapat, ibig sabihin, ang ipapacheck niya agad sa national. Why not ang pinakamaganda siguro, kung gagawa tayo, i-studyhin natin yung bawat seksyon, yung chapter 2, tapos may illustrative ano tayo, siyempre nandito tayo, may experience naman tayo. Ikaw, academe, ako sa construction. Design construct ako, si Sir Bobby siguro, sa construction din siguro siya. So, doon, pwede na natin gawin yung may magagawa na tayo. Pag may nagawa na tayo, saka tayo, i-open natin sa member kung ano yung mga suggestion nila, kung meron pa silang mga info. Then, pag naano natin yan, saka na natin i-submit sa national. Yun na yung siguro pinaka-dabis. Okay, no? That is practically equal to you, Bobby Ocampo's motion and amendment. The same. Yun na yun. Okay, let us go to voting. So, I move for the approval. Okay, the approval. So, voting natin. Those who would like that... Wala na yata ang objection, Mr. Chairman. I move for the approval. We need to pass through the necessary process. Tama yung sinabi mo, Sir Bobby. Let us go to objection. Any objection sa Amendment 1? The same na sinabi ni Sir Bobby at sinabi ni Sir Boy, the same. Pareho na. So pareho na. I move for the approval. So, ang objection natin, kung ayaw nyo ng ganong process, mauuna yung kinakailangan gagawa na kagad tayo ng draft dito pa lang sa committee. Second motion muna para matapos na. I move for the approval. I move, Mr. Chair. Wait. Mr. Chair, my objection. Objection. It's not an objection, Mr. Chair, clarification. So, okay. since we already confirmed na mayroong mga designers dito sa construction and academe, then we will drop item 2 already. I second the motion. Okay. Right. Kasi ang sinasabi ko lang po kanina, the committee should compose of those three practices. And then the same direction na. Okay, so yun lang po naman, Mr. Chair. Kasi kanina, ang nakikita ko dito, walang designer, walang ano. Eh sabi ni Boy Avalos, designer siya, construction siya, tapos may academe. Then the components of that requirement of that interpretation of that article is already here. Then you can drop the item to already. The same direction already. That's it, Mr. Chair. Okay, taken. Press-elect, John. Yes, Mr. Chair, thank you. Actually, we spent more than an hour already dun sa motion na ito. Ang objective na hinihingi natin on the 20th, which is 2 days from now, is just the goal, the SMART goal, which for example, a PEC committee will submit an illustrative guide of chapter 2 and 9 by the end of 2019 or 2020 with this particular budget. That's it. And then itong pinag-uusapan natin is already details on the action items kung paano natin siya i-execute. But yeah, I also third the motion for Sir Bobby's motion to approve. Thank you. Okay, so second the motion and third the motion, there are no objection. I hear none. So there's no need for votation. This motion is carried. So we have the motion of making an illustrative guide, probably with the help of the previous illustrative guide as a reference. We will make it and let the membership comment and then submit for approval of the higher ups. Okay, so let us go to the next motion for the activity for the next year. Any suggestion for our activity for next year? Sir Bobby, you have
Mr. Chairman, ang nakikita ko lang is kung buong chapter 2 at saka buong chapter 9 at hihimayin natin per chapter yan, hindi achievable na ma-illustrate natin yung buong code unless kukopihin lang natin yung nasa code na, yung nasa handbook. Ibig sabihin, hindi na natin mahihimayan kung talagang buong chapter 2, eh, buong buong article 2.50 lang at 2.40 ng overcurrent protection bago ko nagawa ng presentation niya. Ang tagal eh. Ibig sabihin, hindi, hindi magiging smart sa gusto ni President-elect John Rocio na matapos natin yung buong article 2 at saka buong article 9 pa. So kailangan, ano ba yung makukomit natin na talaga kakayanin lang natin? Parang ganun ang gusto ni President John Rocio. Unless ang isasubmit natin, eh, kinopya nga natin sa handbook. Otherwise, wala tayong, hindi natin kaya yung ano, hindi natin makakaya, sir, yung buong article 2. 2.50 lang ang haba-haba. 2.30 ang haba-haba. 2.40 ang haba. Hindi natin matatapos yan, sir. Ano ang ano yung ideal na kaya lang natin i-commit hanggang end of the year? Again, pera na lang. Hindi pa natin ano, baka marami tayong makitang reference sa previous works. So, oo, yun, no. Pag-usapan na lang muna natin next. Okay na yung motion na yan. Carried na yan. Next, ano, activity. Possible activity. So, press-elect. Mr. Chairman, pero Chairman, kailan ba yung susunod natin na meeting dito sa webinar? Kailan? Pagkatapos ng meeting na to, isasubmit natin yung mga napag-usapan natin dito, mga plans natin for the next year. So, dapat, ang pag-submit natin is before December 20, so masubmit natin. So dapat meron tayong plans ngayon. So any plans? So press elect, John Trocio, you have the floor. Nagtataas ka ba sa kamay? Hindi ko lang na-lower yung hand ko. Let me just lower my hand. Press, Bunny, meron kang suggestion for activity? Yes, Doctor. In-accordance dun sa ano, yung sinabi ni Sir Bob. We cannot say na hindi natin kaya pa sa ngayon kasi nga ang kailangan natin dito ngayon, gusto kong tanungin sa committee, what is your plan? Every chapter ba ay magkakaroon kayo ng subcommittee? Let's say for example 2.5 grounding alone, 2.4 is overproduction or whatsoever man. Mayroon bang ganun na plano? Kasi kung mayroon bang ganun na plano, dun napapasok yung gusto malaman ni Pres-elect John, how much would be the budget? Okay, kasi yung objective natin is that ito yung ano eh, ito yung task natin as chapter level eh. They provide us the two chapters. Okay, kung yun ay hindi natin kaya before, inupos na natin in the first place. Okay, so given that direction na two chapters, we as committee members perhaps we need to ano, widen up yung subcommittees natin to really ano, accomplish the assigned task to us dito sa Metro West. Yun lang po, Mr. Chair. Thank okay. You. Okay, thank you. So, any motion for the proposal activities for next year? Sir Bobby? Ang proposal ko, Mr. Chairman, gumawa talaga ng isang comprehensive plan regarding PEC na isasubmit natin yung report sa President kasi wala na tayong enough time. Initially, ang gusto ni Mr. President-elect John Trocio is to submit ano ba yung matatapos natin. So isa sa mga nakikita ko is gumawa talaga ng isang strategic plan para sa PEC committee na to na susundin na hanggang sa susunod. sa ngayon, sa base estimate ko, kung talagang kakayanin natin ang buong illustrative guide ng bawat article, eh sa tingin ko kahit sabihin natin kaya, kung hindi natin kukopihin sa libro to, hindi natin matatapos. Wala tayong magagawa ng mga picture-picture. So realistic. Kaya sabi smart eh. Kailangan realistic yung plan natin. So ang unang suggestion ko, gumawa ng strategic plan para mapakita natin ano ba yung strength, ano ba yung feedback ng totoong feedback ng members, ano expectations nila. Ano ba yung gusto nilang makita? Kasi nung dating gumawa ako ng survey niyan, lumabas ang gusto ng mga electrician, Tagalogin yan. Or at least Taglish, para mas maintindihan nila. Yan ang feedback sa akin before.
hinawakan kasi yung RME before. So ano ba yung talagang strategic plan na pwede natin gawin? So isa sa gusto kong accomplishment natin at the end of the year, kung mapapag-usapan natin sa January after the 20th, eh gumawa tayo ng strategic plan. I-analyze natin ano ba talaga kailangan. Of course, lalabas dyan yung kailangan natin ng illustrative guide. Pero yun lang ba? So gumawa, yun ang suggestion, sir. Isa sa accomplishment na masasubmit natin sa board ng Metro West is gumawa ng strategic plan regarding the PEC committee. Yun, sir, ang suggestion ko. Parang pwede nating one year activity yan na mag-come up tayo ng talagang pulso ng membership. Yes, sir. Okay. Survey sa mga officers. Okay, so marami tayong magiging activity niyan. At magiging involved at may encourage yung ating mga members. Mr. Chairman, tama po. Good motion. Okay. Any other motion? Mr. Chairman. Bali yung ano natin, yung sa ang ano ko naman dyan, yung kung ang aralin natin, kasi sabi nga ni President Bani na dapat talaga ma-comply natin itong dalawang chapter na to, di ba? Dalawang chapter na to. So magkaroon na tayo ng bawat isang chapter kung ilang months nating gagawin, o yung bawat section meron na tayong dapat article, meron na tayong corresponding duration ng halimbawa every month gawin natin parang ganito dapat meron tayong duration ng bawat isang section. Kung halimbawa i-divide natin, kung ang matindi nating aanuhin yung section na yung chapter 2, gawin natin 6 months o di at least yun ang gawin nating sigurong target natin, yung para ma-comply natin yung isang taon na hinihingi ni Presidenta Elect John Trocio. Siguro mas maganda yung ganun. Kasi makakaya naman natin yan eh. Sa construction nga, ginagawa namin sa San Miguel, 3 months lang eh. Ang laki-laki ng project eh. Ito pang gagawin natin, libro lang to. Ibig sabihin, yung isang taon, i-divide natin ng 6 na buwan yung isa. 6 months. Tapos, yung 6 months na yan, yun nga yung suggestion ni President Bani, mag-suggest tayo kung may mga subcommittee tayo na para mapabilis natin. Siyempre, okay. Yun ang ano natin. Thank you. Those are mga actual na ano na to. Sir, ang motion, sir, is proseso na natin sa committee. Ng... Actual na proseso sa committee. So, magandang sir, idea. So, ang motion po ni Sir Boy, kung tama, ang nakikita ko motion ni Sir Boy kung tama is mag-submit tayo ng schedule per section dun sa Article 2 at lagyan na natin ng schedule just like project management. Oh, yan. Tama yun. Suggestion niya. So, kasama tama, sa isa, submit natin na gumawa ng bawat section at saka schedule. At least estimate lang muna, hindi naman na susunod estimate lang muna. Kasi nakikita ko... Kahit Article 2.50 lang ng grounding, baka kulang ang 6 na buwan eh. Kung ihimayin natin isa-isa, sa dami ng so, napakahirap. So, since na ganun lahat ang observation, pwedeng may starting point tayo. Halimbawa, Chapter 2 muna. Bago madami, tayo pupunta, sir, sa Chapter 9, muna. Magkaroon na nga tayo ng, Mr. Chairman, magkaroon na nga tayo estimated goal. Okay. Sa chapter 2. Estimated schedule. Months. 6 months yung chapter 2. Yung isa naman, another 6 months. Ilagay na natin yung mga schedule sa per article per ba? Per article o per section. Article para ano? Para mas makita. No? Mas makita natin kung paano i-budget yung time. Kasi kung magkakatipid tayo sa chapter 2, sa article 1, naglagay tayo ng 1 month. Nakuha natin ng 15 days lang. So yung another 15, mapupunta sa pangalawang chapter, sa pangalawang so, article. Sa ngayon, I have a chairman's request na mabigyan tayo ng copy, itong committee natin, mabigyan ng copy nung previous para yan, kung meron na, yun. Hindi na natin ulitin at chichikan na lang natin o evaluate na lang natin. So sana mabigyan tayo ng copy ng previous.
Kasi maganda 'yon, maganda 'yon. Malaking tipid sa oras ang mangyayari kung mangyari 'yon, no? So pwede ba natin mahingan ng cooperation si Presbani diyan na makapag-provide sa atin ng copy? Yeah, Mr. Chair. Okay, yung kopya na 'yan certainly may bibigay po doc, no? Ang ano po dito, ang real objective doon sa 20th of this month ay yun na nga, in addition doon sa sinasabi ni Sir Bobby and Sir Boy, yung parang project management style po, no? So you need to know exactly the timeline of this activity. At the same time, the number of members of every committee. And then what else to be, what else the cost to be incurred in executing that, ano, let's say per section. Okay po. So ang need kasi ng President-elect natin, Sir John, ito yung committee, how much po yung gagastusin? Kasi budget po yun. Budget. Budget, exactly. So dun papasok po yung SMART. So we are aligned with this, Mr. Chair. Thank you. Magkano ba budget per meeting? At saka ano ba ang mga possible expenses na gagastusin natin sa pag-conduct nitong committee na to? Kasama ba yung budget na bibili tayo ng mga reference? Kasama ba yung budget na gagawa tayo ng survey o magsi-seminar tayo? O kasama ba yung budget na kikita tayo dahil pag nag-seminar tayo, kukulekta tayo sa mga attendance seminar? Paano ba, sir, yung format ng budget na ine-expect na isasamit sa... Iisa-isa natin bibigyan ng estimated amount itong mga approved na motion. So meron na tayong isang approved na motion, meron tayong pangalawang motion on the floor which we need to clarify pa at mapag-agreehan pa. So let us first talk about this kasi after which pwede nating itackle yung mga estimated amount for each of the approved motion kasi pagka na-approve pa itong motion na to which is on the floor, extensive one-year study na maisasubmit natin at the end of the year kung ano ba yung pulso ng ating membership na kailangan nilang ma-clarify dun sa ating code. So yan yung motion sa ngayon. Any amendment or objection to that? Approve na yata yan. Oh, I hear none. No. So we have to approve motion. So babadjitan natin po ito. Addendum. Okay. Yeah, my addition is specify the frequency of the survey. Say for example, are you going to conduct monthly survey and then get feedback? So we need to identify the frequency of it. Okay. So with the respect to our current state of communication, paano mabilis ba sa atin makapag-survey? Makakaya ba natin ang monthly survey? Mr. Chairman, pwedeng madali lang kasi may Google Forms na. So gagamit na tayo ng technology. So like Google para Pro. Pagka dinistribute natin kung sino yung sumagot, based dun sa sumagot, yun ang gagamitin natin ng statistics para maglalagay lang tayo ng deadline per month, for example. Normally pwedeng isabay sa mga seminars para marami sumagot. Pero kung okay, active naman ang mga membership ng Metro West, pagka ipinost natin sa Facebook account ng Metro West at may sasagot, o yun ang gagamitin natin na resulta. Kasi ang nakikita ko, Mr. Chair, is to compare yung perception ng mga officers natin para makita natin yung gap ng perceptions ng officers at saka yung actual results ng survey. Para makita natin, ano ba yung sa tingin natin na akala natin gusto natin, yung pala hindi naman yun ang gusto ng mga members. So makikita natin yung comparison para at least ma-realize natin kung ano ba talaga ang expectations ng mga members. Mr. Chair. Okay. Yeah. What is really the objective of getting feedback from the members? Is it focus on the direction of interpretation of articles or we just need to know feedback? What else they need to get from the BODs?
Specific ito, Mr. Chair, Doctor. Okay. Yes, Sir Shabab. Okay. Specific, Mr. Press, sa Philippine Electrical Code. Feedback on Philippine Electrical Code. Expectations, ano gusto nila regardless service. Regardless of kung anong chapter, correct? Yes, chapter 2. Specific sa Philippine Electrical Code. So that would be included dun sa direction or what do you call this, action to be done by the committee na, let's say, section 2.4, article ganito, yun yung ipapopulate na natin one by one, perhaps every day or every week, something like that. Yun ba yung naging objective po sa survey po? Tama po? Marami po, Mr. President, including yung ano ba ang gusto nyong malaman about PEC. Kata yun yan. Sa survey kasi talagang lumalabas yung illustrative guide. Isa yan sa pinaka number one common comment ng mga members na natin. Gusto so nila talaga makita kung paano. Pero meron pang iba. Baka so kaya gusto nyo natin, malaman. Yan. Yeah, so type of questioning on the survey, Mr. Chair, is that, for example, dear member, what is your interpretation of this chapter 2, section 2.5, article XXX? So, tama po ba, Mr. Chair? Specifically on that matter? Or something else about survey na beyond that objective of this committee? Basta all-encompassing dun sa paggawa ng strategic plan. Within the objective of this committee, PEC committee lang naman tayo, Mr. Chair, Presbani pala, kung may masagasaan man na iba, ibigay natin sa ibang committee. Basta itong committee is yung related lang sa PEC. Ang, exactly. So, chapter section and articles, right? So 2 and 2 yun yung 2 and 9 muna. So doon muna i-focus para meron tayong output. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. So we only have 2 projects for next year. Any other? What if we can have a monthly webinar for information dissemination of this code, PEC code. Okay? Information dissemination. So, i-invite natin. Kung, for example, i-alternate, i-roll natin, PEC from the perspective of academe. Then next month, PEC from the perspective of designer. PEC from the perspective. So, may mga webinar tayo. Then we have a title for it. So, 12 months yan. So information dissemination, meron tayong invite na mga speaker for that matter. Siguro Mr. Chair. Okay. Siguro ang siguro natin, maganda rin yung per month natin kasi actually ako personally I'm an electrical contractor, we design construct kami. So contractor ako, so I can give information about design and sa construction itself, sabi ko. So kung iisa-isahin kasi natin yan na tulad ng grounding o whatever na yan, talaga magtatagal talaga tayo dyan. So why not na mag-decide muna tayo, pag naka-decide tayo, saka na natin i-open doon sa mga membership yung mga gusto nating i-open sa kanila. Sa yun ang suggestion ko. Kasi kung iisa-isahin natin 'yan, mauubusan talaga tayo ng oras diyan. Kasi paiba-iba. Mr. Chair, hindi po ito connected doon sa mga motion 1 and motion 2 na approve. Ito ay pwedeng mag-invite lang tayo ng speaker kung ano yung expertise niya, yun ang gagawin niyang title. Yun lang gagawin ganun natin. Yun lang, para yun lang mangyari lang yung ating, at least, mayroong nagaganap na information transfer from expert to our membership. Very important. At least, yan yung ating third motion ngayon. Okay yun. Kasi halimbawa, 6 months natin gagawin yung chapter 2. So kung nakikita natin yung section na chapter 2, article ganito, medyo kailangan natin kumuha ng
ano ng guest speaker. So kumuha tayo. Kung hindi na, kung masusob naman natin, huwag na tayong kumuha. Yun lang naman eh. Tama, tama po. Sir, let me be yung webinar na motion is para sa general membership. So iba pa ito doon sa ating ano. So kumbaga may mga expert tayo tulad ni Sir Abalo sa mga construction design. So yun yung isa sa pwede nating maging activity. Proposal activity. Any amendment as ano press electroshock. Yeah, doon sa mga webinars, meron tayong committee for that, STARS, seminars and trainings. So if you are thinking to conduct one or two, we need to coordinate with them. Okay. Para maging ano collaborative yung ating gagawin. But my suggestion is to focus on the illustrative guide. Mm. And so my motion for another project maybe is to conduct regular meetings. Kasi yung chapter 9 is watercraft. Eh bihira lang yung electrical practitioner na maalam sa chapter 9 in detail. So my suggestion as a project is to conduct a regular meeting at least once every 2 months with Marina electrical practitioners para mabuo nyo yung chapter 9 illustrative guide until maybe end of October. Chapter 9 motion. Okay. So that is motion. Our fourth motion. So Marina chapter 9. So mag-request tayo ng ano participation nila. And worthwhile para sa PEC. So kasi yung motion 3 is only webinar which we already have but yung atin namang mga kaibigan pwede naman magsama-sama para magkaroon ng maraming activity although mag-join hands na lang no pagkatungkol sa ano. Any other suggestion or motion? No more motions. Okay. For me. So let us vote or doon sa ano? Sir Chairman, walang objection. Walang objection. Okay, read na. Inaano ko lang kung ano, baka may humabol ng objection. So wala. So, carried. So, motion 4. Coordination with meeting and regular proposal of bi-monthly, no? Bi-monthly meeting with the Marina and other. Once every two months, hindi bi-monthly. Ah, okay. So, once every 2 months. So, bali, kung 1 year yan, makagain tayo ng mga 5 meetings. Yeah. No? 5 meetings. Okay. So, minimum 5 meetings. That is motion 4. Any objection to that? None. Okay, carried. So, let us now put a budget on this last tanong na to. So, 4 na projects natin. Bigyan natin ng mga estimated budget. Oh, sa motion 1, bigyan mo na estimated budget, Engineer Bobby. Sure. Proposal mo. Gastos. Wala tayong lang, gastos estimate kung muna, ganito estimate. Lang tayo. Yung nakikita mo. Kung assuming mag-meeting na tayo at magkakapit tayo, ganun-ganun ba ang budget natin? Pagkakaroon na tayo ng face-to-face niyan kasi nagiging ano na, nawawala na yung pandemic. So, please estimate. Kaya na ba? Siguro mga 2,000 pera, no? 2,000, ay, lima lang pala tayo. At ikutigo 100, 500 pera. Tama yun, Sir Bobby. 500 per meeting. What scenario tayo? Face-to-face na yung maging reference natin no. To budget. So, 500 per meeting. Ilang meeting tayo? Ang pamerienda. For me, every ano, kasi madami to, di ba? Twice in a month siguro. Parang 24 meetings tayo. Oo. O masyadong maiksi. Ito. Dapat every week. Sa dami lang. Yeah. Oo, tama, every week. Ang estimate ko nga, Article 2.30 lang, re-reviewin lang natin yung ginawang libro ni Engineer Marabulas. Baka 6 months yun. Baka 6 months yun. Services lang yun, ha? 2.30. Baka abutin na tayo na 6 months nun. Yeah, by the way, Sir unless kukopyahin lang natin yun. Sir Bobby, by the way, ang maging budgeting natin, tayo lang na nasa committee or yung mga subcommittees will be included. Kasi di ba, gagawa si Mr. Chair ng ano ng subcommittees. Kasi di ba madami?
ipapopulate natin yung mga section and articles. So ano yung meeting natin? On the committee level po or subcommittees? Kasi madami included, yun. Included po yan kasi hindi naman magsasubmit ng budget yung subcommittee. So included na sa committee yan. Okay. Hindi, tama si inyo si Press Joby dahil kung meron pang subcommittee at pamimitingin yun, unless KKB ang usapan sa merienda, walang hindi bayad. Diba? Hindi po pwede yun. Actually, or, Sir magkano ngayon ang estimate, tapos magkano yung pwedeng kitain kung in case na magpapaseminar tayo para doon natin yun kukunin ngayon yung perang. Yes, budget. Para merong return on investment kung magse-seminar tayo ng mga nagawa nating illustrative guide para kumita naman yung chapter. At the same time kasi yung ako yung budget lang sa reference na bibili natin kung bibili tayo ng mga references unless may magbibigay ng references sa atin ng mga supplier eh siguro mga 20,000. Yan ang nakikita ko. Sa references pa lang yan, ha, para may kukopyahan tayo ng mga illustrative guide para dun sa ating gagawing as guide. Oo. Guide. Or ipapasponsor natin. Diba? Bibili ni Cotin. So, lagay muna natin budget. Lagay muna natin. Yes, Mr. Chair. Motion 1, 20,000. Sa libro lang yan, sir. Ha? Sa references lang yon na gagamitin natin. For one whole year dapat sa motion 1 siguro kung mag-aano tayo ng libro at bibili natin 'yon at least merong reference Mr. Chair, dagdagan mo pa 'yan. Ah okay, press button. Ang gagawin natin Mr. Chair, suggestion dahil nga budgeting po no, so we need to project how much yung gagastusin, ano yung component yung gagastusan natin, ito po yung meeting po natin, how much po yon, and then yung nga ilagay natin kung let's say may kailangan natin na i-augment dun sa skills natin, analysis natin about that grounding particularly, perhaps maglagay tayo ng amount yon. Tapos pag nakuha natin yung A value na yon, doon na papasok po yung anong gagawin natin para hindi naman masyadong magastusan si chapter. So yun na po yung papasok ng sinasabi ni Sir Bob. And sa iyo, Mr. Chair, maganda ng seminar through that stars, pero yung ano noon, yung makuha na proceeds, na value doon, proceeds, mapupunta po sa dito sa chapter natin. I mean committee. So how often na magkandag tayo ng seminar? So doon na po papasok yung baka monthly na kasi yung ma-project natin is malaki. Monthly yung motion natin sa webinar. Yes, Mr. Chair. Tapos, yung sinabi ni Sir Bob, pag nagkandang ng seminar, pwede kasing face-to-face or hybrid or virtual alone, we can ask sponsors. Yun na yung additional pati. So aside from dun sa, ano, sa mga share ng mga members na mag-gain ng skills through that webinar, mayroon pa tayo may sponsors po. So yung kasi doon nga pupunta lahat po dito. It should be in collaboration with the stars po. Kasi stars, yan yung revenue yung ano natin din eh. Generator, I may say, for the chapter. So tama po yung ano, ideas po natin, researcher. So first thing first, we need to know how much really yung gagastusin. Then we will go meeting, with that. Kung meeting, take to 2,000 times 54. 1,000 lang tayo. 1,000 times 54 weeks. 54,000 na 'yon. Yeah, most so, likely Sir Bob hindi na sa 52 Sir Bob kasi by December parang blackout na 'yun ano. I mean baka wala na tayong gagawin doon kasi November submission na. November po siguro Sir Bob. November 50 weeks 40,000 meeting. Kontigo 1,000 ang bawat meeting kasama ng mga committee. Tapos yung reference, mga 20,000. Kung meron pang natitira sa IIEE doon sa pinabili namin libro before. Sa mga ganyan. Parang 40,000 na meeting.
Tapos yung 20,000 na references. Kasi pag bumibili ko ng second hand, mga 5,000 na rin. Eh. Second hand pa yun. Eh. Hindi pa brand new yun. So kung bibili tayo ng pinaka-latest edition, baka isang libro, 10,000. So are we alam really sir, Bob, into the direction of buying materials or pwedeng mag-search muna tayo dito sa IIE kung meron sa library? Siguro 20,000 is a little bit too much for me. 10,000 siguro. 40 plus 10, 50,000 for the illustrative guide. Okay, ganyan lang, yeah, sir. Former President-elect John, pwede naman, sir, na i-budget lang natin. Pero kung ano lang yung kayang ma-afford muna, yun lang muna ang gastusin natin. Then pagkakumita based sa mga income-generating activities ng PEC committee, at saka na lang natin dagdagan yung mga kaya na. Kasi naisip ko rin sa mga libro, kung makakausap natin, for example, ang mga supplier, katulad ng Schneider na nasa Taguig, mga, o yung mga supplier na pwede natin pakausapin na sila bibili, tapos ilalagay yung pangalan nila sa libro, baka makalibre tayo. Yeah, ilalagay lang natin muna sa budget, pero hindi necessarily hihingin natin ng pera kaagad sa board na i-release yung pera. Dahil pwede natin ikuha ng sponsor sa mga supplier na sila supplier, bumili. Supplier, oh. Sila bumili. Na, tapos i-acknowledge lang natin every time. Para, tsaka yung mga members natin, sabihin natin, diyan kayo bibili ha, dahil nag-sponsor sa atin yan. Siguro yun ang nakikita kong way para magkaroon tayo ng income generating. Not necessarily binigyan tayong pera, pero sila bibili ng libro. Yeah, actually, Mr. Chair, Chris Bunny here. Actually, both ends may punto dun sa side ni Sir John, mataas, kay Sir Bobby, budgeting pa lang naman. Kasi, pre-select Sir John, at the end of the day, ikaw naman po yung, o yung BOD naman yung mag-approve. Babalansin yeah, natin. So, kasi this is forecast only, whatever is yeah, this is only one committee. Correct. So, in case, pwede, for example, pwede naman CP, tapyasin sa, ano yan, sa inyo, sa Exicom. Exactly po. Basta, so, basta meron tayong isa-submit na, ano, amount. The budget, yes. Okay, the yeah, budget. So, thank you. Yeah, thank you, Mr. Chair. 20 plus 40, 60,000, ano pang expenses? Okay, sa para naman sa motion to, how much? Ano sir, pa-remind niya sir, ano yung motion to? Yung motion to is survey. Extensive one-year study survey of our membership. Sama na yung sir sa meeting. Sama na yung sa meeting. Sama na yung 10,000. The additional 10,000 para sa mga survey form. O kung makakatulong natin ng mga estudyante, mas makakatipid tayo. Maraming okay schools na under sa atin eh. Maynila lang, daming schools na under sa atin. Paano lang natin matatap yung mga estudyante para tumulong regarding okay PEC dissemination? Okay, for ano? So, motion number 3, halos sa minimal lang ito, 5,000 o 10,000 din. So, minimum na lang to. Lagay natin 5,000. Kasi itong mga webinar, may mga sponsor talaga to. Okay? Then, motion number 4, itong every 2 months na meeting with possible with Marina. So, mga magkano kaya ito? So, dapat, ano to, kasi public officials to, dapat mas hindi tipid ang a place natin dito. So, ano? Pwede na so, sa lalabas IIE tayo, yan. Lalabas siguro tayo. Hindi sa IIEOP siguro to. Kasi with Marina. Ano to? 5 times. 5 times ito. So, lagyan natin pwede siguro na. Pwede na Jollibee dyan, sir. Pwede ha? Na Jollibee dyan. Ah, pwede naman. Pwede naman. Jollibee. Huwag lang sa IIEOP. Chicken Joy, 100. Chicken Joy. Oo. 100 pesos. Kaya na ba Chicken Joy ngayon? 130. Mukhang matagal ka lang din ng Jollibee, Sir Bobby. 150 ilagay mo. 150 ilagay mo. 150. Ah, 150. O, 2,000 per meeting. Every 2 months, sabi ni Press Trosho.
So every 2 months, the six times two. Lima lang. Yes, hanggang October lang. October lang. O, di 5,000. 10,000. 10,000. So minimum, 10,000. No. Okay. Di, maximum yan pag budget. Hindi ka nare-release pagkain. Unless malaki kita natin, okay, hindi so, ka re-release. Summary. Motion 1, 60K. Motion 2, 10K. Motion 3, 5K. Motion 4, 10K. So, total of 85K. Yan ang expenses, Mr. Chairman. Yung income generating naman, paano? Pwede ba tayong ano, apart ng activity natin, gumawa na tayo ng sulat para humingi ng mga libro sa mga supplier para sila bumili? Ah, pwede naman. Second demotion. Pwede yun. Second demotion. Possible. So mag-ano na tayo? Mababawasan na. Mag-coordinate na tayo sa mga ano, then letter. Sige, Mr. Chairman, pipili na ako ng libro sa Amazon. Sasubmit ko sa next meeting. Okay. Sige. Para meron tayong reference na pang ano sa mga kakilala natin. Okay. Okay. So, any other matters? Other matters? Yung, Mr. Chairman, yung income pa na magagawa natin sa mga PEC seminar na magiging part para ma-offset natin yung expenses na hihingi natin sa board. Oh. Paano ba ang sharing niyan? Pag PEC seminar ba, mapupunta lahat ng proceeds sa PEC? So pagka ang topic ay ano, pagka ang topic ay PEC, although sa atin, picture natin ng stars, sa atin yung ano noon, ang proceeds noon. Gawin nila natin 60-40, Mr. Chairman. 60-40 no, para sa expenses 40. Ng committee. Okay, 60-40 lang. Andito si Ero, Pres-elect Rosso, okay. Yeah, oh, okay. Hindi natin nasama sa budget. Last time si Sir Leody Diaz nagpagawa ng t-shirt for PEC committee. You can also include that also in your budget. Yes, please. Include okay. You know, that's what I have to say. So, sir, one t-shirt. Sir John, bibili ba namin yung shirt? T-shirt o bibigyan kami ng t-shirt? Last time, hey, po na-pre-inclusive ba niyo yun? Isasama sa budget. Isasama sa budget, Mr. Chair. Yeah. Hindi, yes. Parang part ba ng donation namin yun as member na babayaran namin yung t-shirt or ibibigay sa amin ng budget? Budget. May budget. Ano yung previous budget? Alam ko, budget. Sir, budget. Kukonfirm ko lang, sir, ulit. Ha? Ito yung tanong ko. Ito yung gusto kong tanongin. Bibigyan ba ng libre sa committee yan o babayaran ng committee member? Hindi. Bibigyan sa committee. Hihingi tayo sa ano? Hihingi tayo sa org para sa committee. Oo. Oh, libre sa atin yung libre. 5,000. Oh, then we will use 5,000 to print. Ano yung budget last na? Ngayong taon, Press Bunny, ano yung budget? Teka, ano wala po, akong copy. Hindi ko na. Actually, 6. Sorry. Hindi malinaw, 600. Sir, ang sagot. Ha? Hindi malinaw, sir. Ibibigay okay. Ba ng libre? Yes or no? Ibibigay. Yes. Ibibigay. Okay. Kasi nga, humihingi tayo ano. Ng budget. Yes, yun. Oo, libre. Pero magkano yun? Sa inyo, pero binayaran ng org yun. Kasi binayaran ng org. Na budget. Yes. Thank you. Yes, okay. Ngayon, dun sa budget po, Mr. Chair, mag-alat ka ng 650 per shirt. So kung ilan po yung members po natin, yan po yung ipoproject natin na budget. So mag-ano tayo ng tatlong subcommittee for construction, design, and academe. Mayroon silang tigta-tatlong members. So total of 9 plus 5. So mayroon tayong total of 14. 14 times 650. Magkano yun? Okay, 9,100. So lagay na natin 10. Press. Pwede ba natin ibenta 'yan para maging part ng income generating ng Philippine Electrical Code Committee dahil kapag ka ang isang electrical practitioner na license nakasuot ng Philippine Electrical Code, in effect, pinopromote na rin niya 'yung sarili niya. Pwede ba natin i-benta pwede, sa members? Lalo na kung mag-viral yan. Pwede naman yan. Para pwede, Mr. Chair, maging part ng income generating natin para mabawi yung ibibigay sa ating libre na t-shirt. Yes, Mr. Possible po yon, Sir Bob. Possible. As long as yung committee
it should be unique yung dating. For example, yung i-distribute natin, mayroon tayong ilalagay na tagline na I'm already ano, kung ba parang I'm aware with the code, etc. Something like that. Pero yung cavity, naiba siya dun sa mismong ibibigay po natin. Parang ano siya, parang tama ka, marketing on that point, na sinasabi niya na ako, bias ako sa PC kasi nag-training. I do not know. Basta may tagline lang po yung likod. Okay. Walang problema po yun. So merong kunting ano, distinction. Yung, distinction, I should say. Yeah, yung na-offer natin the... for the general membership. Correct, Mr. Chair. Okay, thank you. 10K for that uniform for our committee and subcommittee. So that's all for today. Any other matters so that we can... Kung wala yun na, yun lang, sir, yung lang projection. Saan nilang, sir? Kasi kasama sa budget yung income eh. Magkano ang projected income natin dun sa kikitain ng seminar? Dun sa sabi ni Sir Boy na 60-40 ang hatian. Yeah, Mr. Chair. Okay. May I suggest to correct Sir Bob, instead of income, Sir Bob, we will just use the term savings. Because we are not profit generating group po. So pwede pong savings pong gamitin instead of income po, Sir Bob? Ay, Mr. Sir, whether kung ano man ang gamitin natin na terminology, meron kasi so, misconception. Tayo. Basta 60-40 ang hatian. Regardless yeah, kasi magpapabayad tayo eh. Hindi oh, basta, tama, basta savings. Gusto ko lang i-confirm, sir, ha? Sa non-stock non-profit, hindi ibig sabihin hindi tayo kikita. Ibig sabihin lang, mapupunta sa organization yung kita para gamitin yung kita sa benefit ng mga member. Okay. Okay. Yun ang totoong ibig sabihin ng non-stock non-profit kasi hindi natin pwede paghatian yung sa okay, member. Yung hatian, ilang percent ba? Basta yung hatian, 60-40. 60-40. Sa PEC, 40. 60 sa atin. 60 sa PEC. Paano nga? Ay, kasi STARS, hindi pa naman natin nakausap. Mag-a-agree pa sila. Oo, kausapin muna natin si STARS collaborate with them. Kasi hindi natin alam, sir. Mamaya, wala tayong activity dahil ayaw nila. Hindi, Mr. Chairman eh. Mr. Chairman, basta kausapin natin once na topic natin PEC, 60-40. Pagka-related sa PEC. Pagka-related sa PEC. O, basta sa related sa PC lang. 60-40 tayo. Why still need to have share? Kasi unang-una, yung objective lang natin ngayon na gamitin yung STARS because they are the one who is handling seminars. Doesn't mean po na magpaganda ng seminar si PEC o itong committee na to, ay kailangan magbigay ka ng value para kay STARS. Kasi may sarili po silang projection na eh. Meaning, isang organization lang po tayo. Ay, parang tax lang yun, Sir Bunny. Tax yes. Na 40% mapupunta sa general operation. Tapos yung 40%, kasi bibili pa tayo maraming libro para magawa natin ng mas maganda ito. Ang dami natin bibili. Kaya dami natin, ang dami natin ipiprint. Dami natin ipiprint. Ipiprint natin mga bond paper, ang dami natin gagawin mo. Yeah, I understand, sirs. Ang ibig kong sabihin, kung let's say dun sa seminar natin ay ganitong araw, i-advise lang natin yung STARS. Ngayon, whatever ba yung mag-generate po na, sige, gamitin ko yung income, hindi walang may iwan na kay STARS, diretso na kay PEC. Kasi meron pong time o slot naman ni STARS na seminars outside PEC. Yun po yung ibig kong sabihin na parang nagpapatulong lang po for na maging part ng activity nila yung ating webinar kasi sila talaga yung committee. Paano yung mag-organize ng seminar? STARS. Kami lang maghahanap na magpo-provide ng lecturer pero sila pa rin ang mag-organize. Yes. Kaya yung 40% nung kikitain kasama dun sa mga gagastos hindi ng STARS, ba? Mga camera later on para pinakamaganda ang seminar natin, mga sound system na magandang magagamit natin later on. Marami kasi rin tayong bibilin eh. Or baka later on tataksan tayo ng national dahil walang pambayad sa operating expense. O doon natin kukunin. Kasi okay, nakikita ko, walang pera ang national office ngayon. Walang sponsor. Yeah. So if that's the case po,
I suggest 80-20 instead of 60-40. 80 sa PEC o this committee and then 20 for the stars. Kasi gaya sinabi ko, meron po silang way to generate revenue as well. Yun lang po, Mr. Okay. Chair. And, okay na sir sa akin, 60-40 sir. Para sa wag na yung, wag na yung, ano, wag na yung 80-20. Malaki yun eh. Masyado malaki sa PEC yan. 60-40 lang. Doon na namin sa 60% kukunin yung expenses ng PEC committee. Kasi okay, marami pang magagastos. I'm just concerned kasi sabi nyo, wala tayong budget, di ba? So we are generating something. So doon lang ako nanggagaling. Kung 80, the better. Kasi ano na eh, kung ba parang mapunta talaga sa PC. Kasi ang objective natin, kaya tayo tinataasan, kasi kulang anong budget yung nung committee na to. Kasi kung 60-40, parang hati kayo. Di ba? Hey, sir, okay so, na yun. 60-40, ayos na yun, sir. Pagbagyan okay. mo na si Sir Boy, mabait na taxpayer yan eh. Kaya gusto niya magbayad ng 40% tax. Kaya hayaan mo na siya. Ang taas ng tax sa 40 ah. Oo, 40%. Eh, mabait na si Sir Boy eh. Kaya okay na 60-40. Pagkakasya namin yung 60%. Eh, ang 60-40 kasi yun ang ratio ng, ano, ng lead na maganda pag nag-sadder ka. Sa direng lead yan eh. Pag bumili ka ng sa direng lead, sabi mo 60-40, yun na maganda. Basta pag ginulang kami, hingi na lang kami pera ulit. Oo, no, hingi na lang tayo ng pera. Basta 60-40, na pera. Okay na yun. 60-40, okay, oh. Okay, wala na. Okay. I move for the approval. Emotion natin. I move for the approval of 60-40. Ano ba yan? Hatian para sa seminar. Sharing. Sharing, involving PEC seminars. I second the motion. Okay. Any objection? None. Read. Okay. Approve. Carried. Ayos, productive tayo. Okay na siguro, doctor. Ayos, very good. May meeting pa ako. Okay. Somebody make a motion to end the meeting. I move for the adjournment of the meeting. I say on the motion. The motion. Okay. Buhay. Magandang buhay. The meeting is officially adjourned. Merry Christmas. Huwag kalimutan na. Magpa-araw kayo bago kayo ma-COVID. Tama. Yes. Okay. Bukas, papa-araw ako. Bye-bye. Good evening. Thank you. Sasabihin ko lang sa inyo, ha? Nagpapa-araw ako araw-araw. Ang test ko, 34. Bumaba pa ng 29. Kaya nagsusupplement pa rin ako. Uminom kayo ng ivermectin. Uminom ako. Hindi ako gano'ng nagpapaaro kasi baka umitim ako. Mas magandang maitim kaysa magka-COVID. Nakakasakit ka. Magpaaro kayo. Bye-bye. Naguhubad pa ako. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you, Doc, for organizing. Thank you. Thank you, Press. Thank you.